Welcome! Magandang araw! Iba yung view natin ngayon. Ano? I'm in Makati right now. I just came from my dubbing. Tapos sabi ko, hanap ako ng magandang view. Ang ganda rito, di ba? Oh, hindi na ako pumunta sa park. Maingay. So, dito na lang tayo. Ang pag-uusapan natin, syempre may tricycle, meron ding motor na malapit. Anyway, gusto ko lang i-share sa inyo kasi naisip ko lang kanina, dapat i-share natin to ngayon. Anong gagawin mo pag nadadown ka na sobrang nadadown ka na emotionally? May kaingayan ang mga pangyayari dito, no? Okay, and this video is not only for cancer patients and survivors. It's for every all pagka nadadown ka na sa buhay, okay? Kasi po, hindi yan tinuro sa atin sa school pa paano ang pag-handle kapag down ka na, down moments. And I'll share with you some tips na ginawa ko. Hindi nyo naman kailangan gayahin lahat kung ano lang po yung sa tingin nyo ay kaya nyo or comfortable kayo. Pero ito po ay mga ginamit ko. Kaya nakaligtas naman po ako sa marami ng delugyo sa buhay. Okay, we have to understand, mahirap pag nadadown tayo emotionally, affected ang maraming bagay. Pagka down ka na emotionally, minsan hindi ka makakatulog. Minsan naman tulog ka ng tulog. Okay, kung kunyari hindi ka nakatulog. Pag hindi ka nakatulog, affected ka mentally. Mainitin ang ulo, okay, parang burangot ka, busangot ang face mo lagi. Tapos, medyo hindi maganda yung behavior, okay, may kasungitan factor. Okay, maliban doon, physically mahina kang ang katawan, hindi ka makaka-function mabuti, hindi ka pwede mag-exercise. Pag hindi ka nag-exercise, hindi ka makaka-poop, o diba, ang hirap. So, ang daming affected. Maliban doon, kapag down ka emotionally, iba yung lumalabas sa bibig natin. Okay, remember, yung thoughts natin, kasi di ba affected, yung thoughts natin become our words. Yung words natin become our actions. Yung actions natin become our habits. And yung habits natin become our destiny. Di ba? May nagsabi nga yan. So, importante, nagsisimula pa lang, yung emotions pa lang, dapat nahahandle natin or nadideal natin pag hindi na tayo okay, pag down na down na. I'll share with you some tips. 4 lang ito na maaaring makatulong sa inyo. Number 1, hindi ito common thing na ginagawa ng mga Filipinos, pero ako what I do, nag-journal ako. So, get a notebook. Bumili ka ng notebook at ng magandang ballpen, isulat mo bakit ako nadadown. Anong nangyari? May narinig ba ako? Meron ba ako nakita? Meron ba akong hindi nagawa? Bakit ako down na ganito? Learn to process your emotions at i-record mo doon sa notebook na yon. Okay? Ang bilis ko magsalita, ano, nasa labas kasi. Ay, kailangan makita yung mga puno. Okay, so, learn to process your emotions. Isulat doon sa notebook. Pag nasulat mo na, samahan mo na ng dasal yan. Hindi natin ihuli ang dasal, ipagdasal mo na yan. Ano ba yung dapat mong ma-realize yan sa mga sinulat mo yan? Number 2, meron ka bang dapat na kausapin? Sino ang dapat mong kausapin? Tagapayo? Someone you trust? About looking for someone to talk to? Siguro ako, ingat na lang sa, hindi lahat naman kasi pwede mong pagkatiwalaan. Pero pipili ka rin nung pwede mong pagkwentuhan na kahit after mong magsabi ng problema mo, 10 years pa kayo bago magkita ulit, hindi niya yun, parang yun lang yun natandaan niya about you. May ganun naka-experience eh. Dahil may shinera kong problem, nasa leadership pa to. May shinera kong problem, tagal namin din nakita, tapos parang feeling ko na-judge ako because of that. Tapos merong opportunity na siya yung kinonsulta, hindi napunta for me. Wala na, nawala na ako ng tiwala sa kanya at nag-iingat na rin ako sa paghihingian ng payo. So be careful, make sure you have, you know, even just a handful of people that you can talk to when you're in trouble or when you are going through a difficult time, not naman necessarily in trouble, but when you are dealing with something and you need another pair of spiritual eyes to see the situation. Okay, kailangan meron kayong tao matatakbuhan. Okay, kahit man lang dalawa, okay na yun. Alright, so, counseling, ha? Una, notebook. Pangalawa, counseling. Number 3, anong pwedeng gawin? Meron ka bang dapat puntahan? Saan ka pupunta? Okay, kailangan mo bang mapag-isa? Ako, may kukwento ko sa inyo. Ngayong araw na ito, ginagawa ko tong video na ito. Pansin ko, hindi ako okay. Hindi pa ako okay nung lagyan eh. Parang pagod siguro ako. Pagod, ang dami kong ini-handle na responsibilities. Parang feeling ko, nahahati ako sa, parang nahihila ako sa iba't ibang lugar. Pero kailangan kong I have to remain steady. Alam ko dapat yung pwesto ko at naninatili ako doon. So nasa-stretch ako. Tapos maraming parang maraming like mga messages. Minsan napapagod dun ako. And sabi ko sa isang friend ko, minsan sa 10 message na nakukuha ko sa umaga, sa 10, siyam doon lahat may kailangan sa akin.
isa lang doon ang para sa akin. Minsan nga wala pa. Tapos, minsan I have to remind the people, hindi po ako barangay captain, hindi po ako mayor, hindi po ako senador, hindi ako congresswoman, hindi ko mahasagot yung mga yan. Cancer lang po yung alam ko ngayong sagutin. Okay? So, parang sabi ko nga, napapagod ako. Parang feeling ko bilang tao, parang hindi ako okay ngayon. So, anong ginawa ko? Meron talaga akong lugar na pinupuntahan. Hindi kasi ako makapunta sa beach for ocean therapy. Medyo may kamahalan din kasi. Pero meron ako isang lugar na pinupuntahan at nakabook na ako. Kaninang umaga, nagsabi na ako doon sa head. Doon sa parang facilitator na pupunta ako dyan bukas. Gusto ko nga mag-overnight ni para pwede. So, pupunta ako doon bukas. Kailangan ko mag-isa, kailangan ko mag-isip-isip, and kailangan ko magdasal. Okay? Ngayon, pag nandoon ako, anong gagawa ko? Magsusulat pa din. Susulat ko, ipaprocess ko, magbabasa ako ng Bible, and then magdadasal talaga ako, magdadasal. If I need to go through counseling at meron din doon, gagawin ko rin yun doon. Okay, ngayon, pag nagawa ko na tong lahat ng ito, so nakapag-journal na ako while in Manila, nakapag-counseling na while in Manila, nakapunta na ako doon sa lugar na pupuntahan ko, na sana mapuntahan nyo rin. And then nag-journal ulit ako, nag-proseso at nag-counseling. Ano nang next step gagawin? Okay, yung number 4 na sagot natin is, may dapat ba akong baguhin? May dapat ba akong gawin? And usually, pag napupunta ako doon sa lugar na yon, pagbalik ko ng Manila, alam ko na yung gagawin ko. Even before ako bumalik ng Manila, doon pa lang alam ko na yung gagawin ko. So, minsan, nasa biyahe pa lang ako, yung action steps ginagawa ko na, yung mga dapat kong gawin. Alam nyo, kasi malalaki na tayo, hindi naman yan naituro lahat, kanya-kanya na lang tayong aral. Ito gusto ko itong ibahagi kasi independent living po kasi yung ginagawa ko, I live alone. Malayo ako sa pamilya ko and ang spiritual covering ko kasi I don't have a husband, si God na mismo. So I'm surrounded with a lot of counselors. Pero may mga times na sobrang pagod ko, hindi ko na rin sila nakakausap. So parang napapagod na ako. Kaya gagawa ko ng paraan, tutulungan din sarili ko. Bigla ko kayo naisip. So in case po dumadaan kayo sa ganitong sitwasyon at kailangan nyo ng advice, eto po yung masishare ko, yung 4 na tips kung anong gagawin pag down na emotionally. So recap, number 1, mag-journal. Nakalimutan ko banggitin kanina, wag rant ng rant sa Facebook. Rant ka ng rant, naghahanap ka lang ng ano, kaya mo yan, or ano, rest baka natin. Minsan it helps, but pero minsan kailangan mo rin realize na kailangan mong gumawa ng action. Okay, so, magproseso, get your notebook, isulat ang mga dapat isulat. Ba't mo nararamdaman yan? May narinig ka ba? May nakita ka ba? Okay, number 2, magpa-counseling. Find someone that you can trust. Mga 2 people. Number 3, kung meron kang pwedeng puntahan na lugar para makapag-isip-isip ka lalo at maulit mo ang step number 1 at 2, ay di pumunta ka doon. And number 4, syempre, action steps. Okay, kung ano yung pinag-ugatan niyan, yung pagiging down, baka kailangan baguhin, di ba ka? Dapat baguhin. Dahil nakapag-proseso na tayo, alam na natin ang root ng problema, mas masosolve na natin. Kasi may hirap yung payuhan ko lang kayo, ay ganito lang yan. Kailangan alam natin kung paano ugatin, paano halukayin ang ugat ng problema dahil kapag yung surface lang yung dinil natin, uulit lang at uulit dyan. Parang pag nanood ka ng ano, Dr. Pimple Popper, tinatanggal talaga nila yung pinaka-root ng mga kung ano may nakukuha nila sa nalaman dun sa mga bukol-bukol ng mga tao. Dahil pag hindi tinanggal yon, tutubo ulit. Ganon din po ang problema, ang pagiging down. May ugat po yan, yun ang kailangan nating i-deal. Okay? Ayan, ang ganda ng lighting dito, babalik tayo rito. Okay, so yun lamang po ang ating masushare ngayong araw na ito. Maraming salamat po kung ikaw ay nadadown. Marami tayong dumadaan sa ganyan. Kapit ng kapatid, sana nakatulong sa itong video na to. At sana ma-follow mo yung steps kung alin yung comfortable ka. At huwag kang bibigay, okay? Remember, when the going gets tough, the tough gets going. Alright? Kaya yan. Inay-inay lang, live one day at a time, and don't forget, keep on praying, okay? Dahil habang may nakikinig sa panalangin, matatapos din ang pandemic, kung ikay cancer patient, matatapos din ang chemo, matatapos din ang dilim. Bye, and God bless you all. Ito na, bye-bye!